Sinigurado ko. Enjoy weekend. Ano talaga? Panag-uusap tayo sa COVID. Oo. Ganda na. Parang na namin nila rin na magpunta dito. Sabi ko nga, weekends eh. Ano talaga ako? Kasi gusto niya rin na punta dito ulit. Tapos week, this weekend. Nagulat yan dito ako. Hirap na akong ano? Papasok sa trabaho. Hanggang next week na lang ako eh. Hanggang ano? Friday na lang. Hanggang Friday. Para makawin ba? Last day ko. Mag-last day ako sa next week. Di mo na akong kumakain ng aso ah. Di mo na akong kumakain ng aso. Atawalan ako. Si Yan yung tuatawal. Parang natawa si Flopi. Dahil pinakot ko siguro. Gano'n nung kasi pinalagad ko kasi. Flopi nakakot siguro. Hindi mo lumabas oh. Pero di sinaka ko lang. Sabihan niya. Pinatawagan niya parang kinakot. Bait ako. Okay. 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 Bigyan ko lang cookies. Pwede, no? Okay. Ito ako tuloy sa akin. Parang sinasabi na yun niya, huwag ka matakot. Okay lang. Ito ako tuloy. Sabi ka mo buto. Buto. Sabi ka mo sa akin. Nagpa-backflip yun. Kaya nga amuhay. Isa. Pakakadahin ka. Tutuloy. Oh. Pagkain yan? Hindi. Parang buto. Pero hindi nakakain. Nakakain din. Ha? Nakakain? Nakakain din talaga siya? Okay. Punta ko pala eh. Ganyan tapang-tapang mo kanina eh. Parang reverse psychology na lang. Oo. Loki. Nanginginig, takot. Sabi. Loki. Nanginginig ko. Loki. Loki. Come here. Loki. Nanginginig eh. Gusto eh. Kaya tulang ko. Nakakausap na yun dyan, eh, no? Yun niya, ito kasi gano'n ako eh. Kahit di niya kilala mo ba ito? Mm. Buti nga may gano'n din eh. Para pambalanse eh. Kumbaga, pag may, ano talaga may tao, pakulan niya talaga. Bagay, oo. Oh. Di tulad, ito masyadong famous masyadong eh. Bait. Bakit? Anong lahi nun? Ano rin? Ganito rin. Pareho? Ano? Ano ba yun? Shih tzu? Kaya lang medyo mahaba yung suni. Tsaka iba yung tsura? Iba yung balbon? Ba't iba yung balbon nun? Kinalbo namin eh. Nakakalbo ko lang, napakaganda niya nung ano eh. Oo. Kaya kinalbo ko. Bakit? Kuto? May kuto-kuto eh. Oo. Sino nabili? Ako, binili ko. May papeles? Wala. Sino binili? Yan lang, kapit bakit. Magkano? 4-5, kumayag 4-5. Una, 70 na alok eh. Ano ako na 4-5 kasi walang asawa to eh. Kasi gagawin ko rin ano to eh. Palayan. Oo, napakagandang negosyo niyan. Parang max ito eh. Napakaganda niyan. Sabi ko, ito. So, to lang to lang eh. Isa lang naman kasi buhay natin eh. Kaya kung meron kang naiisip na talagay mong ano, birahin mo, basta kaya mong gawin, gawin mo. Saka eh, sabi ko sa isip ko, di ba yung buhay natin, utang lang natin sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan tayo sisingilin. Baka bukas, singilin na tayo. Kaya nga eh. Bakit di natin utang na utangan yung bangko? Sabi ko. Kasi pa yun. Yung bangko, lahat na napapautang sa'yo, utangan mo. Hmm. Kasi
Pero ano, ano, control. Sa'yo, oh. Kailangan control pa rin, depende ka. Kasi ba tayo makapapahaga buhay mo pag na-stress ka eh. Yun lang, maganda. Uta ka, uta ka, pero kalmado ka pa rin. Oo, oh, iba ganun. Oo. Ng bangko, yung sistema ng bangko, lupita, sabi, mag-deposit ka na, nag-message sila ko kayo, mag-deposit ka na rin ko, yung pera mo, lalaki na ganyan. Kung dahil mag-deposit niya, nagtotoo si sila yung nangutang sa taong bayan. Oo. Totoo. Diba? Parang ganang mindset nila eh. Pinapakilala lang nila yung produkto na parang Dubai Wolf of Wall Street. Oo, Wolf. Parang ganun. Wolf. Parang nagbebenta sila ng produkto na wala. Mm. Bakit yung magsalita? Parang ganun din yung bangko eh. Ganun yung bangko, sabi niya ng bangko. Lahat ang kinuha niya, yung mga malalakas loob na gangster lang. Yun yung nagsuha sa kanya eh. Kay sa Wolf Street. Wolf Street. Mindset niya talagang bigil. Oh. Uwis niya. Yung mga nag-anuha. Pero nauli sila yung na-raid din. No? Sobran eh. Ganun pa rin, solid pa rin siya. Yung mindset na ganun ba, solid yun. Kasi hindi natin alam. Ang problema na sa kanya, nalalabas niya lang yung ganun mindset pag nakasya pa siya, pag nakadrag siya. Kaya rin, hindi man yung araw sa kanya, ayoko sa kanya. Parang kailangan niya pa ng artificial o substance. Magising yung utak niya. Yun lang din yung anak sa kanya eh. Maganda yung mindset, maganda yung kwento, yung source niya, hindi maganda yung source niya. Na-addict siya. Oo. May kailangan pa siya. Bago siya, bago lumabas yung true self niya. Yung talent niya. Fearless. Fearless siya na kami, talagang kahit ano. Walang makakapigil siya. Kahit totoo yung untouchable, yung untouchable siya, yung nag-trending. Yung tacha mo. Yung tacha mo lang ako, yung... Ay, yung sa ano? Yung LSD, yung dosya ng LSD ba? Sa World of Posted Band? Pilipino lang. Oo. Yung kalbo? Oo, yung nakakatawa. Pero ito yun, yung private. Ito yun, yung tacha mo. Pag mga na-awaken ka, pagka nalaman mo na hindi ikaw to yung katawan mo, yung totoong ikaw is yung spirit, yung soul. Napasable ka talaga. Basta, ang galing pa. Nag-live stream ngayon si Kling. Hindi pa. Hindi na gano'n. Papa-upgrade pa namin yung kay Gerald eh. Kinausap niya na yung teacher niya. Mahinto. Hindi pa nga eh. Ito, ano? Pero magkano tuition yun? Doon malaki tuition niya doon? Oo. Magkano? Mga 10K na nga talaga sa namin din. Uniform part. Buti okay lang kay Kling yun. Paano yung mga klase niya? Kaklase niya? Hindi siya nanginayang na... Hindi naman, unong-unong siya. Oo. Oh. Ayun, pumasok lagi. Kung may pasok. Hindi. Oo? Oh. Pero pag-alaman ng mama niya ito sa iyo. Pag-alaman. Kumbaga sa amin naman yung may hindi. Oo, tama. May tama. Yung tradition. Tradition na programming. Tama. Kasi, hanggat kaya yung... Putuli na yung mga nakaraang na hindi na kaysang ayon. Okay lang yun. Ako, naniniwala ako. Okay lang yun. Mo kay Daisy. Kaya nga. Kaya nga kay Daisy. Kaya isa kang gusto ko yung topic eh. Ano eh, yung decision na mag-aala siya, hindi niya decision. Sa totoo lang, hindi niya decision. Decision ng mga tao sa paligid niya eh. Ako, kaya ako, pag ako kausap niya, talaga pinaprank ako siya eh. Kasi kung talagang gusto niya, pinagandaan niya, noon pa. Mm-hmm. Pinagandaan niya, dapat naging maagap siya kung gusto niya talaga. Dahil hindi siya naging maagap, isa yun sa mga sign, hindi niya talaga gusto. Mm-hmm. Hindi, wala eh, wala sa plano niya eh. Kailangan niya ng impluensya ng iba bago siya makapunta ng school, maka-enroll. Mm-hmm. Isabihin, hindi genuine. Eh ngayon na meron siya mga utol na awaken. Ako, awaken ako eh. Pakiramdam ko eh. Na, ano na, tama na yung pagsunod sa tradisyon. Yung system, yung college system na yan. Alam mo kung bakit naging libre na? Eh kasi, nawawala na sa sistema yung mga tao eh. Kasi di ba, may gagastos ka na nga. Tapos, pag gagraduate mo, wala ka rin trabaho. Kaya may trabaho ka man, napakalit na sahod. Kaya ng ibang tao, nag-shift na sa thinking na mag-vlog na lang ako eh. Mag-YouTube na lang ako, mag-sayaw na ako sa TikTok eh.
Kasi andun na yung, kasi ang target lang naman ng tao, magka-pera eh. Magkaroon ng freedom, bumili ng mga ganyan, di ba? Yung ano na yan, yung school system na yan, kaya nga, kapalagay ko lang ah, kaya yung mga school, eh nagiging libre na, siyempre, lumalabas na sa sistema yung mga tao eh. Sa tradition, lumalabas na. Ang dami na na-awaken eh. Kasi yung mga vlog, yung mga YouTube vlogger, sila rin minsan na nagpapaaraw sa mga ano nung awakening ng mga tao eh. Yung mga, ang gaganda ng buhay, pero di nakapagtapos, gaganda ng buhay, pero diskarte lang. Ang dami oh. Isa ngayon yung diploma, parang ano na lang eh. Ego. Ano o, na ego lang? Na lang. Title lang. Title lang. Wala. Ako hindi ko na makitaan yung sense na si DC mag-aaral pa. Para saan? Para maging empleyado? Oo, ngayon nga eh. Para maging slave. Sabi ko nga sa kanya, siya nakikita niya ako ngayon. Ah, nakapag-aaral ako ha. Oo, nagamit ko yung trabaho, yung pinag-aaralan ko. 10 taon ako nagtrabaho. Pero ang ending, gugustuhin ko ba yung kwento ng nagtatrabaho ako? Parang hindi. Parang kung ako mag-build up ako ng sarili kong kwento, walang magandang, hindi interesting yung pagiging empleyado eh. Sa totoo lang, wala akong maalalang sobrang significant na nangyari na ako eh, empleyado, nagtatrabaho. Sabihin, nag-aaral ka ngayon for the future na maging empleyado ka. Sabat sa pangit na salita, maging alipin ka. Gaaral ka para maging alipin ka. After 5 years, para maging alipin siya. Eh, nakikita niya na nga sa akin, eh, na ako, sabi ko nga kay Daisy, ako kung nasa sa Pilipinas level lang, na-reach ko na yung isa sa, siguro above average na yung sinasahod. Parang, above average na. Above manager level na nga eh. Above managerial level na eh. Na Philippine, ano lang ako na, Philippine-based na manager. Siguro above na ako sa sinasahod ko doon. Pero ano pinili mo? Oh, diba? Yung tinapos ko 3 years lang, pero sumasahod ako ng above sa mga engineer sa Pilipinas. Above dito. Pero kahit na reach ko na 'yon, hindi pa rin eh. Nung napunta ako sa phase na 'to, na-realize ko na ano. Iba pala yung gusto ko talaga, freedom pala talaga. Freedom talaga goal ko. Na-discover ko yung... Dati, takot ako sa trading kasi dati pa ako meron idea sa trading. Pero pag nag-research ako tungkol doon, parang ano siya, top most stressful profession. Top one most stressful siya na ang dami nagsisuicide. Top rank siya na ano, stressful na profession. Ngayon na-realize ko na kung bakit. Bakit? Kasi yun yung pinaka-rewarding. Rewarding, o. Kumbaga, pinaka-risky. Pinaka-risky na profession. Pero pag na-master mo, yun yung pinaka-rewarding. Hindi yung pag-vlog. Pero depende pala kung magpapasaya sa'yo. Yung vlog, go lang. Pero, hindi, siguro by ano rin, by character din. Sa ako, sa character ko, para sa akin bagay yung trading. Sa character ko. Sisyon, di ba? Sesyon, aminado siya hindi siya magaling mag-trade. Pero magaling sa airdrop. Tsaka sa content. Sa content. Mo, yung content nagdadala niya. Yung mga airdrop niya, ginagamit lagi yung link niya. Laki ng bintahan. Nasa content creation yung pinaka-income ni Sean. Tapos, yung airdrop niya, hinhold niya lang. Marunong din kayo siya sa kahit paano sa crypto, sa cycle. Pero sa trading, aminado siya hindi siya magaling. Yung active trading, aminado siya hindi siya magaling. Isa na siya, no? Talagang concentration siya, airdrop. Pero, crypto world pa rin yun. Pero, hindi trading. Basic trading lang yung alam niya. Tsaka, hindi siya magaling. Aminado siya. Pero, pagdating sa airdrop, malupit siya. Natapago, alam mo. Oo. Ano siya? Risk taker siya na kahit walang... Hindi, yung mga airdrop na yan, hindi yan sigurado yan. Wala kang tiwala yan. Siya, alam niya rin na, no? Oo, alam niya. Oo, yung mga pinagagawa niya, wala kang kasiguraduhan yun. Malupit yun si Sean. Ang dami ko lang ako napapalo na iba-iba silang karakter. May pinapalo akong bago sa Icarus Lo. Ano yun? First year college lang ngayon. Pero crypto millionaire yun. Utindi nun. First year college lang yun. Babae, bata, pitit lang. Bata lang talaga. Utindi nun. Nagbibigay ng account yun ano yung mga challenge account. Utindi yun. Millionaire. Hindi. Sabi ko sa'yo, kaya nga nila to eh.
imposible, hindi ko kaya, sabi ko, hindi ko kaya to. Ngayon, may nahihirapan pa ako ngayon. Andun pa ako sa stage na tinitest ko pa yung water, yung lalim ng water. Nag-ano ako, nag-try na ako, pero maliit na amount lang, kaya para hanggat, ano eh, hanggat hindi ko pa namamaster yung sarili kong emotion. Kasi ngayon, nagbabago-bago pa rin ako ng strategy. Pagka natalo ako. Hindi pa rin ako pag-stick. Mabuti na lang, hindi pa malaki yung capital ko. Yun yun. Buti na lang, hindi pa malaki capital ko. Tsaka, hindi ko na napapaubos. Dati, pag nagkaroon ako ng capital, ubos eh. Yung sa SLP na ano, i-convert ko yung lahat sa USD. Ito, ano, ubos, isang linggo lang, ubos. Worth, siguro worth 12,000 yun na SLP. Yung SLP ko na naipon, i-convert ko yun. Worth 12,000 pesos. Ubos yun, isang linggo lang. Sunog account ko. Ano ngayon, ano, talagang emotion yung tinitraining ko sa akin. Emotion. Magawa ko lang to ng sa loob ng, siguro, 6 months. Palagay ko, kaya ko nang palaki yung account ko. Tsaka ngayon, nakaka 2 months na ako eh. Nirecord ko kada trade ko. Oo, kailangan accountability ka rin dyan yata eh. Malagay yung accountability. Yung accounting mo. Yung accounting mo. Hindi ko pa nabasa yun eh. Pero alam ko matupit yun. Tungkol nga yun sa habits. Tommy Kavitz eh. Dari minsan ano eh. Hindi siya sigurado siya. Hindi siya sigurado kung kasi sabi sa akin minsan parang siya daw yung empleyado. Na-mention niya ba sa'yo? Minsan naramdaman siya parang siya daw yung empleyado. Ano niya? Kasi siya yung nagkabantay eh, no? Oo, tsaka siya yung tigabili. Eh, pag may kailangan yung ano, siya yung runner. Ganun talaga pa nagsisimula. Pag gano'n naman talaga, ako hanggang ngayon, runner pa rin ako eh. Ano yan? Mas doble trabaho yan. Totoo. Pag may sarili yung negosyo, sabi nila. Totoo. Mas doble stress niyan. Pero dapat handa ka dyan. Pero yun talaga eh, doon ka mag-grow pag sa stress eh. Okay lang yung ma-stress, basta na-enjoy mo. Oo. Kagaya yun sa akin ngayon, yung meron akong dalawang klase ng stress eh, yung pagpasok sa trabaho, yung biyahe, tsaka yung pagtitinda after nung trabaho. Yun yun eh. Pero ngayon, nagsishift na ako into full-time business. Unti-unti. Maibsan na yung stress ko sa isa. Mga utang mo. Yeah. I-manage namin. Babayaran namin yun. Yun malapit doon. Ipapatunayan mo kay Pat kasi kinakabahan siya eh. Nag-uori siya. Ako rin naman, nag-worry doon. Pero bago ako nagpasa ng resignation, nagtinda ako na nirecord ko lahat ng benta. Kada isang customer na bibili, inirecord ko kung ilan ba profit nito. Lahat ng customer. Nirecord ko. Ano lang, rough estimation lang ng profit. Kuna, 2-3, note po ko yan, 2-3 piso. Kada ano, item, puta, nirecord ko. Napatunayan ko, puta kaya talaga. Ano pala talaga, ano na, nabibit niya na yung daily sahod ko. Yung tindahan, puta na marirealize mo kapag kasinulat mo. Hindi namin narealize kasi hindi namin sinusulat dati. Kaya niya palang ibit na? Puta na sinulat ko, na ano ako eh, nagulat ako eh. Kasi yung padoso, yung sinusulat kong 2, 3, 4, minsan meron 20 pesos, 25. Yung random numbers lang na gano'n. Pag inanong mo, puta na, ang laki pala. Pinokal mo. Siguro ano, hindi na siya bababa ng 2.5 per day. So, yun na yun. So, sa profit yun ha, profit. Profit na. Hindi siya bababa ng 2.5 per day. Pagka whole yung schedule namin na ganyan ha, yung nagsisiesta kami na hapon, umaga alas 6, bukas na 5.30, bukas na sara ng 10 p.m, siesta ng 2 p.m. to 4 p.m. Calculate ako eh, puta. Tamang management lang, sabi ko, tamang management lang ito ng pera. Kaya kong bayaran ng bills. Natatabi ngayon, gabi-gabi nagtatabi kami ng 1,000 sa tindahan, tapos 300 sa vape. Kasi combine yun eh. 300 pesos sa vape, 1,000 pesos sa tindahan. E di 1,300 per day.
Yung 1-3 per day na yun, pag inano mo, times 30, 39. Ano yun? Budgeted yun. Kailangan may mapabayad ang bills. Bayad lahat ang bills doon sa 39, bayad lahat ang bills. Tapos may allowance pa siya. Tapos paikot pa rin. Grow pa rin. Mag-grow pa rin yung tindahan. Calculated ko na mag-grow pa rin yung tindahan namin. Kahit na mag-ano lang, mag-i-slow down lang sa umpisa yun. Kasi syempre, mananansya kami. Pero sabi ko, pagdating sa money management, matindi ako sa ano dun. Hindi ko pababayaan yun. Kumbaga, pinaliit ko lang yung income ko. Lumiit lang. Pero, yung portion sa sensei, 1-3. Kasi syempre, yung portion na matitira dun, lahat yun, ano, pang growth yun eh. Paikot yun eh. Siyempre, wala ka namang yung 2-5 na profit mo, i-pull out mo lahat araw-araw. Di, wala kang growth nun, di ba? Yun yung kinaganda sa negosyo. Mag-grow mo. Mag-grow mo. Hindi mo mamamalayan. Sabi ko kay Pat, never kong in-expect na ano eh. Yung tindahan na inumpisahan namin na, di ba nakita niyo yung dati noon? Di ba dati yung Xerox print lang? Tapos may plywood pa kami sa harapan. Tapos kakunting chichirya lang. Yung laki na gulat yun eh. Gulat. Na-miss nga ako sa sure eh. Pagsarap nga tignan yung tindahan doon. Ah, nagpapadaan doon. Solid. Parang lumaki talaga. Makapansin mo. Gulat ako, puta. Minsan na-ano ako, kinikilabutan niya ako eh. Sobrang blessing, parang ramdam yung blessing. Sabi ko kay Pat, hindi ko akalain na itong tindahan na to, itong maliit na tindahan na to yung makakapag-retire sa akin sa trabaho. Yung iniisip ko talaga, ina-expect ko yung crypto na ginagawa ko. Yun yung sabi ko, yun yung magpaparetire sa akin. Hindi ko akalain na sana itong tindahan pala yung mauunang makapag-retire sa akin. Kaya yun talaga goal ko. Goal ko talaga ngayon taon tol, makapag maging unemployed, sabi ko. Sa sarili ko, nakausap ko yung sarili ko. Goal mo maging oo, maging unemployed ngayon, ngayong taon. Di ko ako lang ma-achieve ko ng as early as ano pa lang ngayon, August, September, oh. Sabihin, one of my goals na ma-achieve ko na. Ano yun eh? Siyempre, step by step yun. Gusto ko yun. Kasi ano yun eh, may pathway ko yun para makapag full-time trader ako eh. Kailangan ko ng side hustle. Pag binitaw ko yung pagiging empleyado ko, kailangan may sasalo. Yung tindahan pala yun. Yung tindahan pala yung sasalo. Ngayon, mapapractice ko yung trading. Babantay ako chart araw-araw. Sabi ko kay Pat, bigyan niya ako ng kahit ilang oras lang sa harap ng computer, araw-araw. Kailangan ko kasi ng habits eh. Kailangan kong i-build up yung habits sa sarili ko. Habang ngayon, hindi na ako empleyado, may 24 hours na ako sa bahay, pwede kong alaanan kahit 2 oras lang ako sa computer. Tapos the rest, tinda na ako noon. Yeah. Ang ganda nga tol eh, sa pagtitinda tol, na ano ko rin, mas na-appreciate ko yung trading dahil sa pagtitinda. Kasi trading din eh. Hindi niyo eh. Doon ang galing yun. Oo. Oh, ibaga, manual trading, manual physical trading. Oh. Barter yun eh. Pareho lang. Ang easy doon, kasi easy interface, kasi computer lang kaharap mo. Pero, ang kinaiba sa market trading, sa crypto, may ina-analyze ka na support and resistance na kapag ka naapektuhan yung emotion mo, lalabagay mo yung sarili mo, matatalo ka. Emotion mo yung sarili mo. Pero sa tindahan, sigurado kang ma-income. Kasi may demand eh. Tapos merong exact price. Merong exact price ng pagbili. Tsaka merong exact price kung paano SRP. Di ba? Alam mo yung exact price kung magkano mo siya bibilihin. Tapos alam mo rin exact price kung magkano. Sa magkanong presyo siya bibilihin. Sigurado. Mas sigurado. Ano siya, active trading siya na sigurado. Sigurado talaga. Oo, so, siguro income. Basta talagang imo-monitor mo talaga. Oo. Itatrack mo. Ay, imagine mo lang yung vape tool. Sa per piece, ang puhunan ko doon sa Black Elite. Sabi mo, 260. Binibenta ko, 350. Sa iba, 400 yun. Sa akin, 350. So, tuba ko, 90 pesos. O magkano profit nun? Parang, ano yun? Parang around 33% yun. 33% profit yun. Eh, pag tinignan mo sa crypto yun, 33%, malaki akyatin nun. Ang laking akyat nun sa presyo, yung 33%. Pero baka gagawa mo pala siya sa pagbibenta ng vape. Nasigurado, kasi fix yung pagbili mo, yung presyo. Fix din yung SRP. Sigurado kang may demand. Yun yung malapit dun. Pataas talaga. Pataas talaga. Pataas. Oo, tsaka syempre, bibilihin mo lang yung
produktong kailangan ng tao. Hindi ka bibili, hindi ka magbebenta ng produkto na gusto mo lang ibenta. Hmm. 'Di ba? Bakit mo gagawin 'yun? Eh mayroon namang mga item na may demand na by default. Hmm. May demand na eh. Bakit ka pa maghahanap ng papauso? Pwede naman 'yun kung talaga kung ang character mo is ano ka, inventor ka. Entrepreneur ka saka inventor ka talaga. Gusto mo ikaw nagsisimula. Kaya ako naman, hindi ako ganun eh. Kukopyahin mo na lang ito talaga eh. Tapos, may demand na. Oh, ako, hindi ako ganun. Hindi ako inventor eh. Hindi ako yung nag-i-start eh. Hindi ako yung papausa ng... Wala akong interest sa ganun. Sa ganun idea. Wala akong interest sa ganun. Doon lang ako sa ano. Ang goal ko kasi, freedom lang eh. Time freedom eh. Bakit ko... Paano ko yung ma-achieve yung time freedom? Ma-achieve ko yun sa paraan na magkakapag-create ako ng money na automatically cash flow na siya. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Hindi ko kailangan ng maging famous, maging inventor. Baga, napakadami ng product na by default, may demand na. O gaya niyan, may vape, may demand. Kahit inaral ko yung beep, di mo lang marunong mag-beep. Pero punta, mas marami pa akong alam ng flavor kaysa mga beep. O ngayon, fix na yun. Kung ano yung mga, lahat na nag-stack ko ng beep, benta lahat yun. Nauubos yun. Pag nakita mo yung kwarto namin, tol, napakadaming box doon. Alam mo yung double deck na kama namin? Yung kasi laki ng kama niyo? Puno yun. Box. Sabi ko kasi kay Pat, dyan lang yan. Kasi gusto kong makikita yung ano, kung paano nagpo-progress yung vape ko. Labak doon, napakadami doon. Box. Ay, tama. Ang lakas talaga ng vape. Ang lakas talaga ng vape. Kasi po, ang daming nag-vape eh, no? Bisyo yan eh. Bisyo. Ang pinakamalakas namin produkto tol, bisyo. Alak. Yossi. Kape. Yun yung malakas talaga. Vape. Mga bisyo. Bisyo talaga. Legal na bisyo. Kung meron lang shabu, pwede kung pwede nabibenta yung shabu eh. Kasi ang daming adik dun sa amin eh. Kung pwede, kung legal lang yun, ibibenta ko rin yun eh. And illegal. Dun tayo sa mga legal. Ano ba yung mga legal? Kape. Legal yung kape, pero bisyo yan eh. Sigarilyo. Yung sigarilyo to, papiso-piso lang yung tubo dyan. Pero ilang piraso laman ng isang box? 20. Hindi pag naubos mo, 20 pesos. Nire-record ko ngayon to, yung nakakailang bukas kami ng box sa isang araw. Record ko, alam mo ilan. 20 boxes. Yes. Isang araw. Ayosin. Average yun ha, average. 20 boxes na sigarilyo. O, sabi mo lang 15 pesos kada box yung tubo. Ah, 15 pesos. Sabi mo lang 50 pesos lang yung tubo kada box. 10 times 20. 300. O. Sigarilyo lang yun. Lang tubo lang, piso-piso. Pero 300. Oh, ano yun? Paano ba yung vape? Kasi yung mga sa vape, ito, bigyan ko tayo ng data. Kasi, minsan nag-average ako lima. Wala, pinako, limang vape sa isang araw, lima. Average. O, 5 times 90 pesos na lang. O, 100 pesos na lang.